Naging pahirapan ang pagdaan sa bahagi na ito ng National Road sa bayan ng Gabaldon sa Nueva Ecija makaraang humambalang sa kalye ang tone-toneladang mga putik at bato na nagmula sa kabundukan ng Sitio Bateria. Buti na lamang at walang nadamay sa pagguho na karaniwan ang nangyayari sa lugar na ito tuwing may bagyo. Paliwanag ni Mayor Rolando Bue, kaagad kasi silang nagpatupad ng preventive evacuation dahil sa bagyong Karen. Inaasahan na kasi nila na mangyayari ang land at rock slide sa tuwing may malalakas at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Actually, ito ay taon-taon. Ano? Pagkating panahon ng bagyo, talagang nahaharangan ng mga lupa ito, buhangin, bato. Alam mo, ito ay epekto ng 1990 earthquake na kung saan ang bayan ng Gabaldon ay isa sa dinaanan ng fault line. Siyempre, nashake yung aming mga gulod na ito, kaya naging loose. Pagdating ng malalakas na pagulan, yun ang naging epekto, ibinababa ng tubig itong mga debris na ito papunta rito sa gawing baba na kung saan niya ay dito naman nagtatraverse yung aming National Road. Ayon sa alkalde, aabot sa 102 pamilya ang kanilang inilikas na ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa Bagting Elementary School. Pero sa halip na mamroblema, ay may naisip na paraan ang alkalde para pagkakitaan ng kanyang constituents ang mga putik at bato na nagmula sa kabundukan. Paliwanag niya, may mga mineral components daw kasi ang mga ito na maaaring maging sangkap sa paggawa ng toothpaste, agricultural at animal feeds. Sa totoohan yan, inilalapit natin ito sa ating kasalukuyang sekretary ng DENR. Ano? Ito kasing nakikita niyong debris na ito, itong mga buhangin, bato na ito, ay pupwedeng gawing isang mineral, ano? Na kung saan ay pupwedeng isama sa ating agricultural feeds, no? Yung animal feeds, pwedeng agricultural lime. At alam ba nyo na merong itong mineral na yung hinahalo natin sa toothpaste. Kaya nagpapatulong tayo sa DENR na makahanap ng investor para ito ay talagang mabigyan ng pagkakataon na maging kabuhayan. At the same time, matanggal natin itong mga nakadepositong mga debris na ito, itong mga buhangin at bato doon sa upper part at ng noon ay kung dumating man ang mga malalakas na pagulan, hindi na ito bababa dito sa karsada. Samantala, naging pagkakataon din ng mga residente ang bagyo para kumita ng pera. Kinokolekta kasi nila ang mga troso na inanod sa ilog mula sa bundok para gawing uling at ibenta bilang pangkabuhayan. Sa ngayon ay walang pangpasok ang mga pampubliko at pribadong paaralan dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, pati na ang mga nagtatrabaho sa gobyerno matapos magdeklara ng walang pasok si Governor Cherry Umali dahil pa rin sa epekto ng kalamidad. Ricky Brosas, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.